sistemang pang-ekonomiya. Ito ay tumutukoy sa isang institusyonal na kaayusan at paraan upang maisaayos ang paraan ng produksyon, pagmamay-ari at paglinang ng pinagkukunang yaman at pamamahala ng gawaing pang-ekonomiko ng isang lipunan. Maliban dito, mithiin nito ay makaagapay ang lipunan sa mga suliranin ng kakapusan at kung paano espesyenteng magagamit ang mga pinagkukunang yaman ng bansa. Kumusta, mga mag-aaral ng Araling Panlipunan? Ako ang iyong guro, Ginoong Gladwardo B. Buti. Ang topic ko natin sa araw ngayon ay tungkol sa iba't ibang sistemang pang-ekonomiya at salik ng produksyon at implikasyon nito sa pang-araw-araw na pamumuhay. Bago tayo pumunta sa ating talakayan, tignan muna natin ang kasanayang pampagkatuto. Natatalakay ang iba't ibang sistemang pang-ekonomiya at salik ng produksyon at implikasyon nito sa pang-araw-araw ng pamumuhay. Ngayon, dadako na tayo sa ating talakayan. Kaya ihanda ang iyong mga kwaderno at panulat para sa notes ninyo. Bawat lipunan ay may sinusunod na sistemang pang-ekonomiya upang matugunan ang mga suliraning nakapaloob sa produksyon at alokasyon ng mga produkto at serbisyo. Ito ay sumasagot sa apat na pangunahing katanungang pang-ekonomiko. Ang mga katanungan na ito ay ating natalakay sa ating huling video presentation. Ang mga tanong na ito ay, ano ang gagawin? Paano gagawin? Kanino gagawin? At gaano karaming produkto at serbisyo ang gagawin? So yun yung apat na pangunahing katanungang pang-ekonomiko. Pagpatuloy natin, ano nga ba ang alokasyon? Ang alokasyon ay tumutukoy sa mekanismo ng pamamahagi o distribusyon ng mga likas na yaman, yamang tao at yamang pisikal sa iba't ibang paggagamitan upang masagot ang mga suliraning pang-ekonomiya. Ano ang ibig sabihin ng mekanismo? Ang mekanismo ay paraan ng ating pamahalaan upang ipamahagi ang mga likas na yaman o yamang tao o yamang pisikal sa mga bayan o probinsya na kung saan nangangailangan sila ng mga produkto o serbisyo o gagamitin nila ito sa paggawa ng produkto o serbisyo na makakasagot sa mga suliraning pang-ekonomiya sa kanilang bayan o sa kanilang probinsya o sa ating bansang Pilipinas. Ngayon, titignan natin ang uri ng sistemang pang-ekonomiya. Una sa ating listahan, tradisyonal na ekonomiya. Ito ay ekonomiya kung saan ang mga desisyong pang-ekonomiko ay ginagawa ayon sa mga kaugalian at tradisyon ng lipunan. Kaya yan, na-highlight natin ang mga importanteng salita upang magkaroon kayo ng idea kung ano ang tradisyonal na ekonomiya. So yung highlight words natin dyan ay kaugalian at tradisyon ng lipunan. Ito yung kultura. Ano ba ang existing culture in that area o sa isang maliit na lipunan? Maliban dito, ito rin ay sistema na kung saan ang desisyon ukol sa konsumo, kalakal o produksyon ay nakasalalay sa kung ano ang isinasagawa sa nakaraan. So ang tinitingnan dito, ano ba ang kinukonsumo ng karamihan sa isang munting pamayanan? Ano ba yung mga kalakal o mga produkto na kanilang ginagawa para sa isang maliit na pamayanan? Nakasalalay kung ano yung mga ginagawa nila sa nakaraan at hanggang ngayon, yun pa rin ang kanilang ginagawa. Iba pang katangian ng tradisyonal na ekonomiya. Una, nakasentro ito sa pamilya o sa isang tribo. Ito ay makikita sa isang nomadikong lipunan. Pag sinabi nating nomadikong lipunan, palipat-lipat sila ng kanilang tirahan. Wala silang permanenteng tirahan, kundi palipat-lipat sila. Pangatlo, nakadepende sa sistemang barter. Pag sinabi nating sistemang barter, ito yung palitan ng produkto. Ako, isa akong magsasaka, yung palay na aking inani, ipapalit ko ito sa gulay o ipapalit ko ito sa karne
ng hayop para magkaroon kami ng ibang pagkain. So, yun yung sinasabi nating barter system o sistemang barter. Eh, pang-apat, gumagawa ng sapat na pangangailangan at umiiwas sa pag-iiwan ng mga tira-tira. Yes, tama. Kaya yung tinitingnan nila, ilan ba ang magkukonsumo? Gaano karami ang kanilang gagawin? Makikita ninyo, very basic yung mga pangangailangan nila. Letter E, gumagawa sila ng kanilang sariling salapi. Basta maliliit na pamayanan, gumagawa sila ng sarili nilang salapi para mas madali yung kanilang palitan ng produkto. Pagpatuloy natin, ikalawang uri ng sistemang pang-ekonomiya. Pinag-uutos na ekonomiya o sa Ingles ay command economy. Sa ilalim nito, ang mga desisyong pang-ekonomiko ay isinasagawa o iniuutos ng pamahalaan mismo. So, ang pamahalaan nila ang nag-uutos mismo kung anong klase ng produkto o ano yung kanilang gagawin na produkto at serbisyo. So, gobyerno o pamahalaan ang nagdidikta sa kanila. Tinatawag din itong sentralisadong ekonomiya. Bakit sentralisado? There's a center or the government is the center at siya ang nagsasabi kung ano ang gagawin ng mga tao. Anong produkto? Paano nila gagawin? Gaano karami ang gagawin nila? So, ang pamahalaan ang nagdidikta nito. At makikita ito madalas sa mga bansang may sistemang komunismo o sosyalismo. Sistemang komunismo from common or commune, pare-parehas. Kung kamote ang pagkain ni Juan, pati si Pedro kamote rin. Sa sosyalismo, pantay-pantay. Yun ang gusto nila. Lahat ng tao ay pantay-pantay. Walang mayaman, walang mahirap, kundi lahat ay pantay-pantay. Ngunit, ito ay pinag-uutos ng kanilang pamahalaan. Pagpatuloy natin, halimbawa ang ekonomiya ng People's Republic of China. Ang sentralisadong ekonomiya, may malaking kontrol ang gobyerno sa merkado. Pag sinabi nating merkado, pamilihan or market. At ang nagtatakda o nag-uutos ng sarili nitong patakarang pang-ekonomiko. One government telling to the people kung anong produkto, gaano karami, ano ang gagawin nila sa mga produkto at serbisyo. Pagpatuloy natin, ikatlong uri ng sistemang pang-ekonomiya. Nandyan ang pampamilihang ekonomiya o sa Ingles ay market economy. Ang mga desisyong pang-ekonomiko ay ginagawa ng mga individual sa isang particular na merkado o market o pamilihan. Ang mga individual na ito ay ang mga producer, right? Yung tagagawa o gumagawa mismo ng produkto at ang mga mamimili ng produktong ito. Siyempre, yung producer gagawa ng produkto kung ano ang dikta ng merkado, ano ba ang hilig ng mga tao. So, tinignan niya, ito yung parang in demand. Right? Ito yung gusto ng tao. Yan ang particular na gagawin ng isang producer. So, mag-produce siya ng produktong ito na kailangan ng mga tao. Kung hindi na ito kailangan, pinapalitan o nagbabago. Kung ano yung gusto ng tao, so sumasabay sila sa gusto ng tao. Okay? Yun yung pampamilihang ekonomiya or market economy. Okay? Pagpatuloy natin, ang desisyon sa pagbuo ng produkto, pagpapalaganap nito, pagkonsumo nito, ay nakasalalay sa kapwa producer at consumer. Okay, ulitin natin, nakasalalay sa kapwa producer at consumer. Kung walang bibili, walang gagawa ng produkto. Kung meron namang bibili sa produkto, may gagawa. Siyempre, alangan naman na gagawa ka ng isang produkto, wala namang bibili. So, sayang lang yung investment mo doon. Sayang lang yung time mo doon na napunta. Sayang yung kapital, right, na ginamit mo doon. So, mga bagay na ganito, ito yung kinukonsidera mo sa gagawa ng isang produkto. Siyempre, kung maraming bibili, so doon ka naman. So, today, kung titingnan natin yung Facebook, may mga nagla-live na nagtitinda ng mga items.
yung mga nagtitinda, hindi sila nagtitinda ng iisang klase ng items. Right? Marami nagbabago. Kasi kung hindi sila magbabago ng mga kanilang itinetenda, syempre mawawalan ng interest ang mga tao. Maghanap sila ng bago. Tumitingin sila kung ano yung bago. Kaya kung ikaw rin ay isang producer, tinitignan mo rin kung ano ba ang demand ng mga tao. Ikaapat na uri ng sistemang pang-ekonomiya. Pinaghalong ekonomiya or mixed economy. Ang isang sistema na kinapapalooban ng elemento ng market economy at command economy. Dalawang klase or sistemang pang-ekonomiya, ang market economy at ang command economy. Paano ito? Masasagot natin sa susunod na slide. Ito ay kinapapalooban ng mga magkakaugnay na katangian ng dalawang sistema tulad ng malayang pakikilahok sa mga gawaing pangkabuhayan na pinahihintulutan ng pamahalaan sa pagkontrol sa ilang gawaing pangkabuhayan. So it's a mixed economy dahil private ownership or yung mga pribadong mga producer, gumagawa sila ng mga o nagpo-produce sila ng mga produkto, habang naman ang pamahalan natin, tinitignan nila para hindi naman malugi ang mga tao. Okay? So may control ang pamahalaan pa rin doon. So tinitignan nila, dinidiktahan din ng pamahalaan ang presyo ng mga produktong pinoproduce ng mga producers natin. So paano yon? Kaya meron tayong SRP, Suggested Retail Price, na binibigay ng DTI, Department of Trade and Industry. So sila ang nagsasabi, ito ang suggested retail price. Hindi ka lalagpas doon sa suggested retail price na yon. Pagpatuloy natin, dito may pakialam ang pamahalaan at gumagawa ng iba't ibang paraan upang mapaunlad ang ekonomiya ng bansa. Anong ginagawa ng ating pamahalaan? They are encouraging foreign investors to invest in our country. The government is encouraging also local and national investors to invest their money in our country, sa ating bansa. Sa ganitong paraan, pinapaunlad ng ating pamahalaan ang ating ekonomiya wherein it generates jobs. Yan, mga trabaho ang gine-generate nito. Kasi yun naman ang iniisip ng pamahalaan so that the government can provide jobs to the people. Trabaho para sa mga Pilipino. Pagpatuloy natin, pinahihintulutan ng pamahalaan ang pribadong pag-aari sa mga salik ng produksyon, infrastruktura at mga organisasyon. In this way, local and national investors will invest their money and to start their own business sa ating bansa. Ngayon naman tignan natin kung ano ang produksyon. Ito ay isang katawagan sa economics na tumutukoy sa paglikha ng mga bagay o serbisyo upang matugunan ang pangangailangan ng mga tao. Bakit gumagawa ang isang investor o isang tagapaglikha ng isang produkto? At ano yung implikasyon nito? Dahil tinutugunan niya ang pangangailangan ng mga tao. Halimbawa, kailangan ng isang tao ang ganito at ganyan, ikaw nag-iisip ka, ano ba yung dapat kong ibigay sa kanila? Eh, ito naman ang kailangan nila. So, gumagawa ka ng isang produkto dahil sa pangangailangan ng tao. Pinakamahalagang bahagi ng proseso sa ekonomiya. Of course, that's true. Ang produksyon ang pinakamahalaga. Bakit? Dahil kung hindi ka gagawa, wala, hindi makakamtan o hindi matutugunan ang pangangailangan ng mga tao. Mga salik ng produksyon. Una, lupa. Ito ay hindi lamang tumutukoy sa tinataniman ng mga magsasaka o pinagtatayuan ng bahay. Ang lahat ng yamang likas sa ibabaw at ilalim nito, pati ang mga yamang tubig, yamang mineral at yamang gubat ay kasama sa lupa. Eh, pagpatuloy natin, ang salik na ito ay iba sa lahat ng mga salik sapagkat ito ay fixed o takda ang bilang. Kaya wastong paggamit nito ay mahalaga.
So kung titignan natin, ano ba yung gustong sabihin nito? Ito yung implikasyon na dapat tama ang paggamit natin sa salik na ito, dahil pag mali ang paraan ng paggamit natin, then ito ay mauubos, mawawala sa atin. Hindi na ito magre-regenerate o gagawa ulit o lalabas ulit. Hindi na. Pag naubos, naubos talaga. Wastong paggamit ay kinakailangan. Dapat yun ang tinitignan natin sa paggamit ng lupa. Pagpatuloy natin, lakas paggawa. Pumapasok ang lakas paggawa pag umiiral ang kontribusyon ng lakas ng tao upang mabuo ang isang produkto. Sa pamamagitan ng pag-iisip at talento ng tao, nabubuo ang produkto. Kung hindi gagalaw si Juan, kung hindi gagalaw si Pedro, kung hindi ka gagalaw para magawa ang isang produkto, walang produktong magagawa. Pero dahil sa pangangailangan ng tao at nakikita mo, naobserbahan mo, ito ang kailangan ng tao, nung ginagawa mo, nag-iisip ka ng paraan upang maibigay mo ang pangangailangan na ito. So, kailangan ng lakas paggawa doon para maiproduce mo, para magawan mo ang produkto o serbisyo na kailangan ng mga tao. Ay, pagpatuloy natin, ang lakas paggawa ay hindi lamang nangangahulugan ng physical na paggawa. Matatawag ding lakas paggawa ang pag-iisip ng tao. Yung paggamit natin ng ating talento o paggamit natin ng ating isipan para makagawa ng isang produkto o serbisyo na magbibigay solusyon sa suliraning pang-ekonomiya na nararanasan ng isang bayan, isang tao o isang bansa. So ginamit mo yung talento, ginamit mo yung isip mo, nakagawa ka ng isang bagay, napadali ang gawain ng tao dahil sa invention mo. So yun yung mga bagay na sinasabi natin na kasama sa lakas paggawa, ang isip, at hindi lang physical, kundi isip din. Kaya nagkakaroon tayo ng tinatawag nilang white collar jobs at meron din tayong blue collar jobs. Yung mga white collar jobs, karamihan sa kanila ay ginagamit nila yung kanilang kaisipan o yung kanilang isip. Yung mga blue collar jobs naman, lakas nila ang ginagamit nila. Alright? Basta importante, marangal ang trabaho at tama, at ginagawa ang tama ang trabaho. Yun ang importante sa lakas paggawa. Pagpatuloy natin. Ikatlo sa salik ng produksyon, kapital. Kasama rito ang lahat ng instrument o instrumento, kagamitan, makinarya, transportasyon, at maging ang mga daan at pabrika na nagagamit sa produksyon. Siyempre, hindi, pag sinabi natin kapital, hindi lang ito yung pera, kundi pati na rin ang makinarya, instrumento na yung gagamitin, transportasyon o sasakyan na yung gagamitin para makagawa ng isang produkto o makamit ang produksyon ng isang produkto. Pagpatuloy natin, sa economics, ito ay hindi nangangahulugang pera o puhunan. Sa halip, ito ay tumutukoy sa produkto o gamit na nalikha na muling magagamit upang makalikha pa ng ibang produkto. Halimbawa nito ay yung arena. So mula sa hilaw na materyales, nakagawa sila ng arena. At yung arena naman ay gagamitin mo para makagawa ng tinapay. Siyempre, sa paggawa ng tinapay, hindi lang yung arena ang kailangan mo, kundi pati ang makinarya na kailangan mo sa paggawa ng masarap na pandesal. Tama? Okay. Pagpatuloy natin, entrepreneurship. Ito ay tumutukoy sa kakayahan at kagustuhan ng isang tao na magsimula ng isang negosyo. So, yung mga investors, tinatawag din silang entrepreneur. Okay. Ang entrepreneur ay tagapag-ugnay ng naunang salik ng produksyon upang makabuo ng produkto at serbisyo. So, pinag-uugnay-ugnay ang tatlong salik na ito ng entrepreneur para makagawa ng produkto.
So pinagsama ang lupa, pinagsama ang lakas paggawa at kapital. So pinagsama ang tatlong ito para makagawa siya ng tinatawag nilang produkto o serbisyo na kailangan ng tao upang masolusyunan ang problemang pang-ekonomiya. Pagpatuloy natin, ang entrepreneur ang nag-oorganisa. So, nag-oorganize. Nagko-control at nakikipagsapalaran sa mga desisyon sa mga bagay na makakaapekto sa produksyon. So, si entrepreneur, siya naman ang nag-iisip. Siyempre, may pera siya doon. Siyempre, gamit niya yan. Siyempre, lupa niya yan. So, yung combination na tatlong salik na ito, tinitignan niya rin. Right? Ito ba yung demand ng tao? Ito ba yung gusto ng tao? Ito ba yung kailangan ng tao? So, tinitignan niya rin. Hindi lang siya basta-basta sasabihin sa mga manggagawa o lakas paggawa, gumawa kayo ng produkto na wala namang kita. Walang magiging income sa gagawin nila. So, yun ang gustong sabihin yan. Naglay niya ang pag-iisip na maging malikhain, puno ng inobasyon at handa sa pagbabago. Of course, ang isang entrepreneur, handa siya sa mga inobasyon at mga pagbabago sa kanyang produkto. At yung paraan ng pag-produce ng produkto ay binabago niya rin. So, nagkakaroon ng inobasyon sa parte ng isang entrepreneur. So, ganun yung mga bagay na iniisip ng isang entrepreneur. Ano pa ang pwede nating halimbawa dito? Meron akong naalalang movie, yung pamagat is Charlie and the Chocolate Factory. Right? So, titignan mo doon, meron siyang lupa, meron siyang kapital, at meron siyang lakas paggawa. Ay nakakagawa siya ng masarap na tsokolate. Doon sa movie na yon, nakita ninyo yung auntie or uncle ninyo na may business, may mga trabahador sila. Yun yung lakas paggawa. Meron silang sasakyan kung saan isasakay yung mga produkto para maibenta o maibigay sa mga bumili o sa mga mamimili. So yun naman yung kapital, yung sasakyan. Yung lupa dito ay yung mismong production site o yung bahay na mismo. Bago tayo magtapos sa ating talakayan, pinag-aralan natin ang iba't ibang sistemang pang-ekonomiya at salik ng produksyon. Naipaliwanag ko rin sa inyo yung implikasyon nito sa atin sa pang-araw-araw na pamumuhay natin. Kung nakukulangan kayo sa video presentation na ito, marapatin lang na umiram ng libro sa mga guro ninyo o pwede ninyong i-text ang mga guro ninyo o i-message ninyo ang mga guro ninyo upang magabayan pa kayo sa karagdagang impormasyon tungkol sa ating talakayan sa araw na ito. Huwag tayong complain ng complain kung nakukulangan tayo. Ang isang magandang bagay na gawin natin ay i-text o i-message ang ating mga guro. O magkandak kayo ng sarili ninyong research tungkol dito sa ating naging talakayan. Muli, maraming salamat sa pakikinig. Bye, class!